Mag-record. Okay, it's record na. Okay, thank you for joining us today sa ating ano sa ating special board meeting. Today is May 8, Saturday. Sa ating special board meeting, mayroon tayong agenda na on hand ngayon. So mayroon tayong mga resolutions on resignations. Tapos yung mga approvals natin na gagawin for our bylaws. I hope you have read the bylaws. Opo. Yan, we have a quorum. Sir King Bilimac, Edgar, Apare, Lloyd Casanares, at Ayagit Basansisiu, and Jamar Digal from Saudi Arabia. Yan, we don't have here si Maria Fe Escalante. Ate Yagit, pwede mo ma-message si Maria Fe na ano na maka-join na siya. Oh, ni-message na rin siya eh. Ah, sige, sige, okay. So una nating agenda siguro yung board resolution ng resignation ni we need to approve yung resignation ni Sir Troy at ni Bob Gutierrez. Kailangan basahin mo muna lahat ng agenda natin pati. Oo nga eh, hinanap ko pa nga eh. Ano ba yun? Sige, ako na lang. Nandiyan? Ako, oh, the agenda of today's special board meeting. One will be the approval of bylaws. Number two, resolution on resignation of Troy and Bob Gutierrez. Three, bullet point number three is approval of elected officers' rules and responsibilities. Description showing in the appendix A. Then bullet point four, approval of new organization structure, appendix B. Then the bullet points is the approval of election procedures. Then open to suggestions ang sa susunod parang ano na for open discussions. So yan. May I put that one into record to adopt this agenda of the meeting na to be tackled in this special board meeting May 8, 2021 and we have a quorum. Yung last minute of the meeting natin, yung last ang minutes ng last meeting natin, hindi ko na handa. I don't know if Ate Yagit has the minutes. Last time, I think it was noon, Ate. Yun ba yung time na nag-ano tayo ng mga, hindi ko na malala, yun ba yung time na nag-ano tayo ng mga roles and responsibilities? Yun ba yung time? Sorry, hindi ko napaghandaan yung minutes ng last meeting natin. But anyway, I wouldn't remember. Yeah. So kasi I think that time we should have a board meeting pero hindi natuloy. Anyway, so we will just focus sa ating ano ngayon, sa ating agenda ngayon, itong approval of bylaws muna. Kasi importante ito na meron tayong General Assembly coming. So, sa ano po, kung gusto niyo po ipakita yung ano po yung bylaws natin o nabasa na natin o mayroon kayong question doon. So is there any question? Mayroong question doon? Sa ating nabasa bylaws natin. Kung i-adapt natin sa bylaws, meron ako din ni-review ko yun ulit eh. Dahil yung doon lang sa huli, dahil kanina nag-observe ako kanina sa mga ano eh, sa meeting ng ating mga coalition, medyo may conflict talaga. Kaya yun, I hope na naintindihan nyo yung point ko nung nakaraan ng any one of us, for example, sa PSBs, especially sa board, please refine my sentence kung anong maganda. We can support a individual politician, for example, kay Kuya Glenn or sino dyan, but
hindi siya pwede na mag-support as a party. Yung tinatawag ko nila na traditional politics na vote straight, hindi ako pwede dyan. Dahil galing ako dyan eh, isa akong promotor dyan eh, and dyan nagsisimula ang corruption eh, na merong hindi magaling na kagawad, merong hindi magaling na senador, pero dahil sa boot straight na yan na system na sinusunod natin, dyan ako hindi. I hope naintindihan nyo ako. So something like the PSP siguro, di ba nakita nyo siguro, sample lang yung sa ABS-CBN. The comments and the words ng mga hosts, hindi responsible ang ABS-CBN or GMA, di ba? May sinasabi na ganon na yung comment mo or ano ang position mo or ano ang nasa side mo, personal mo yan siya, pero hindi yan siya nagsasalita sa buong istasyon. So something yan ang gusto ko na idagdag doon sa suggestion ko, na if any one of us man na susuporta something like normal, alam naman natin ang rules sa mga board na we cannot use our logo. Sabihin natin doon sana sa ano na for example ako, kung ano yung word ko, ano yung disclaimer, tama. So parang something ganon, na personal mo yan siya na ano, na responsibility. But normal, ang PSB will not endorse a politician. Klaro yan na ano natin. So yun ang ano natin. Gusto ko lang i-clear. Nasa end dyan eh. King, dyan kami nag- muna, King. Okay, we need to be, ano dito kasi, gusto ko lang i-share sa inyo yung screen na lang siguro itong ano yung ano natin, yung bylaws natin. Saan dito at saan sa last na articles sa bylaws? Sa last na yun, yung nagpakpakan tayong dalawa. Doon sa last na yun, mga alas 4 na yun dito. Oo, sana hindi tumabot alas 4 na yun. Saan na yun? Nasa and Article 14. Dissolution kasi ang Article 14, so hindi yun siya. Conflict of interest yata yung sinasabi ni King eh. Ah, parang something like conflict of interest yun siya doon. Nakikita niyo to? Yung screen? Oo. Yes. Yan o. Well, yan yung original na version natin ng conflict of interest. Yung conflict of interest is hereby defined to include but is not limited to the use of organization's logo and official imagery without authorization by the board. In the case of board members, elected and appointed officers prioritizing yata, one... Yata. Parang nasa 10.5 yata yun. Nasa taas yata yan. Iba pa yan siya. Iakit mo daw konti daw. Teka. So, ang 11 is about finance yan eh. Ang 11. Ang finance. Tapos yung 10 is about... No. Teka, slow siya. Ang 10 is about meeting of the board. Ano, that's 9. Meeting of the board, ang 9. Tapos yung 10. Ang 10 is about, sino makagess? General Assembly. General Assembly ang 10. O, saan dito? So, General Assembly. I think sa conflict interest mo yun, siguro King. Ang 10, General Assembly. 11, Finance. Ang 12 na yung Conflict of Interest. 13, Amendments na yan eh. Then 14, yung Dissolution. Tapos yung 15 na, Miscellaneous. Yun yung last, 15. Diba? So, Conflict of Interest. Siguro kapatid, to make it shorter kapatid, because if we have to debate right now, because... We have the bylaws committee, di ba? Yung ano natin pag-usap-usap natin na last time tayo yung nag-usap-usap, pero ngayon po ito na po yung semi ano, kasi pwede naman nating dadagan pa to, baguhin later on eh. So I don't know kung anong point mo dito, saan ba yung point mo dito kapatid, dito ba sa conflict of interest?
So yung conflict of interest Yes, po, yung dapat. prioritize yung one self-serving interest over and above the best interest of the organization. Nakamute ka, King. Pwede na. Pwede na pwede. I hope na ano yun, doon sa yung anong may pula-pula, yung comment niya ni Ate Dale, bakit kanina, nag-observe lang kanina, nakita nyo, na normal, most of our groups, you like it or not, ang mga affiliation natin, meron talaga silang mga sinusuportahang politicians. Especially, meron talagang lalabas dyan na both straight talaga, na parang something like, they are pushing na suportahan ang buong partido. So, hindi ako sang-ayon doon. Bakit ko ito inaano? Sabihin lang natin ha, madali nating sabihin na madali lang yan i-rectify, mga ganun-ganun. But para sa akin, no, hindi ganun kadali. Kaya nga ngayon, meron tayong time na pag-usapan yan, pag-usapan na yan siya para maklear yun siya na part. Yun yung ano po. Yeah, but we don't know what you want to say. Actually, kapatid, hindi ko naintindihan yung sinasabi mo na ano, hindi ko Tita Mami Akit, kanina naintindihan mo? Hindi ko nga ma-pull yung ginawa natin noon. Di ba, sinet ko na yan sa'yo, Janet? Inanap ko nga, inanap ko. I'm looking. Hindi ko ma-minimize tong screen ko. Eh, wala eh. Tungik. Oh, where's that one? Oh. Oh, no. Hindi naman sa natin idagdag, pag-usapan natin yan after if we have time kasi it will consume so much of our time ngayon kasi konti lang yung oras natin. Pwede balikan natin na maya. Gusto na natin iyan. Yeah, walang problema. Basta ang, dahil nakalagay kasi ito sa agenda number one. So ayaw kong i-approve muna. So kung pwede, punta tayo sa agenda to. Oh, next agenda muna tayo. Balikan natin to. Okay. So aside from that, na sinasabi ni King na conflict of interest, ano pa, mayroon pa ba tayong ibang ano, issues nito? Nabasa niyo na ba itong bago na ipinadala ni Janet? Kasi kailangan na po natin i-approve kasi ipapresent na po natin ito sa General Assembly. Ako hindi okay pa lahat, na. To be honest. Pero willing naman akong mag-wave na ng aking ano. Okay, so for now, wala pang... Next agenda muna tayo habang so, inaarap ang pinag-bago. Ano na tayo? May quorum na 2, 4, 6. Oo, we're complete tayo. Anohin na natin yung ano? Yung approval? Ate Yagit, are you doing the minutes? Naka-record naman to, di ba? Oo, naka-record siya. Yes, naka-record. Oo. Ang ano kasi sa recording, hindi natin ma-retrieve into writing yung mga minutes. Kailangan kasi natin yung minutes. Sige, ako mag-minutes. Oo. Nice. Yung minutes na ano kasi kailangan sa board resolution. So yan, sa balikan na natin yung ano natin, yung bylaws. So, second po yung ating agenda is yung approval of Sir Troy Abitona and Bobby Gutierrez resignation as part of the board. So who would move? Approval. Kailangan na lang, I move for the approval of the resignation of Sir Troy Abitona as part of the board and the resignation of but will remain as member and the resignation of Bob Gutierrez as treasurer ba siya or finance director. Finance director and as member of the board. Okay. So magsa-second po. Second motion. Second motion, move. Yes, approval for resignation, Sir Troy and Bob. Okay, it's been moved and seconded. Yung approval ng resignation ni Sir Troy Abitona and Bob Gutierrez as part of the board ng PCH. Approved na silang dalawa? Okay na? Oo, okay. So gagawa na po natin ng resolution. Okay. Effective today. Nagawa ko na. Comment.
ito ang advantage ng small board kasi tingnan niyo, 7 tayo lahat kumpleto. So, 4 ang quorum. Okay. So, yan po. Ang next lahat, 7. Ano ba to? Meron. History ba to? History ba to, Ma'am Maria? Nakumpleto ang board? Oh, mga, kumpleto. Mga una, kumpleto lahat. Yemar, marami, kumpleto din. Pero nung tumatagal, wala na. First time niya. Sige, okay lang. May mga problema talaga sa lahat ng bagay, di ba? May mga challenges, oo. Yan, I just take it like that para hindi ako sobrang masakit, masaktan. Okay. Pero mas madali makuha yung quorum kasi sa ano, pag maliit lang kaysa marami. Oo, kasi dami mong hihintayin, ano? Okay. Mm-hmm. Approval of, next is in the agenda is approval of elected officers. Yung ginawa ni Ate Agit na elected officers roles and responsibility. I hope you are familiar with that. Yung, yeah. Ano po yung roles and responsibility na, na ginawa ni Ate Agit. So, mayroon kayong ano doon, Ate Agit. So, we are going to approve nagsusulat that. Nagsusulat ako ng ano. Oo, kasi minutes. Kailangan natin yun, i-appendix kasi natin yun doon sa ano natin eh. I-appendix natin yun doon sa ating. Okay naman item. Na. So, if ever we make some changes, pwede naman natin i-amend yun later. Oo. So, who okay would na move yun. The approval of... Yung ano yun, roles and responsibilities ng officers? Oo. Yeah. I moved to approve for the approval of the roles and responsibilities of the officers. Ganun, tama ba yun? Mm-hmm. And second? Second motion for the approval of officers. Yeah. Okay. So it's been moved and seconded yung mga roles and responsibilities according to the Appendix A ng ating bylaws. And ang sunod naman po natin na ano, yung Appendix B naman po yung structure natin. Yung structure natin, nakita nyo na siguro doon sa ano natin? Sa ating... I hope everyone have seen it. Yeah. Yeah, kung hindi pa tayo familiar with my question, pag Sir King, baka hindi mo pa nakita. I know you're so busy. Na-forward natin yan sa ano, di ba? Nasa GC din yan. Agenda po ba yan? Yung new org structure natin. Dapat structure muna ang in-approve bago yung roles and responsibilities. Ah, okay. Nauna na yung ano. Pero are you approving that one? President, mayroong Vice President International, then each one have directors, Luzon, Visayas, NCR, country directors, tapos secretary isa lang. Pero mayroon mga secretary under the directors. Pero yung data management nasa board po yon ng membership, tapos public relation, director for public relation isa, tapos marong international at saka. I-stop mo nga yung, sorry pate, sorry to bother you. I-stop mo nga yung ano, yung tawag dito. Okay, stop mo yung sharing mo, please. Nag-sharing wala ba? Wala na ate. Wala na. Wala na ate. Wala na ba? Oh. Wala na po. Oh, nanuni. Bakit? Ano nakikita mo sa screen mo? Yung new structure. Share. Gusto mo i-share? Yun na nga, sana. Pwede ka mag-share? Saan mga pipindot itong putris na ito? Putay na nato talaga. Nasa baba, di ba, ng ano, ng Zoom? Eh, nagkakapatong-patong kasi. Siguro i-cross off mo yung iba na ano, te. Tanggalin mo na yon. Yun na nga, lagi mo sinasabi sa akin. Oh, ayan ang ano, bagong structure natin, mga kapatid. Oo. Ayan. Yan. Familiar tayo lahat dyan? I think we had a meeting last time that we were going to meet like that with Attorney Glenn Chong, di ba? Oo. Ito lahat, appointment ito. Basta, itong mga blue, yan ang mga elected.
Tapos ang Director for Public Relations, siya na mag-a-appoint sa international at saka mag-a-appoint ng national. Diba? Tapos yeah, itong mga ito, puro yan appointees. Oo. Pero meron na tayong mga coordinators eh. So isumpak na lang natin yung mga coordinators na natin na datihan. Kung ano man ang ano, kung ano man ang kulang, yun ang ano. Promote na lang, titayagin. Oo. Ganun na lang. Tapos ito basta by appointment. Appointment ng Vice President National, Vice President International, appointment ng board, whatever. Yeah. Para appointment and approved by the board, te. Sila ang mag-appoint. Approval for approve ng board. Para official talaga sila. Tapos, itong ang balak din natin, itong mga kung sino man ang nandiyan sa appointed, mag-oath taking din sila to formalize their positions. Yan. So yan ang ating bagong ano. Maganda tong ating nagandahan ako nito kasi yung board na sa baba. So yung ano hindi na ano ba nasa taas. Nasa taas tayo para hindi yung nasa baba lang tayo to support them. Oh, yeah. Tayo talaga ang mag-shoulder sa kanila muna. So we have 7 board and 5 elected officials. So 12 po ang leadership ng PACE-PH kung mayayari. 12 people. Okay. Oh, tama na ito? Rodrigo, can you move? I move to approve. Tama ba? The approval of the board structure. PACE-PH structure. The new. Tama. Yes, of officers. Seconded by? Second the motion. Okay, it's been moved and approved. Ang ating new org structure ng PACE-PH according to the bylaws natin nasa Appendix B. Okay. So next natin, ano naman yung, I think we're done with that. I don't know, Sir King, kung babalik pa tayo doon or maya na lang. Yung election procedures natin, I want to share lang yung pinag-uusapan namin ni Brother Jaymar. Thank you, Brother Jaymar. And I would kasi tayo yung election committee ang board eh, pero siguro can we ask Brother Jaymar to lead the election committee para meron talaga tayong yung parang in charge talaga siya ng election committee kasi si Ate Yagit siya yung bylaws in charge. Ako naman sa membership, kami ni Maria, di ba? Oo, tapos si Brother Edgar sa ano, social media PR. Tapos si Brother Jaymar, yung mga election committee, ganyan, mga importanteng mga bagay-bagay. Brother Jaymar, yeah, because you're okay naman. Brother, you put that to motion para siya ano, wala siyang oy, accept mo muna po eh. Hindi, you have paano man? Ipa-accept ko muna sa kanya. Kung okay ba sa kanya? Brother Jaymar. Kung okay lang po sa kanya, then we will move it. I would like to make a motion. I move that Jaymar lead the elections committee for this motion. General Assembly. May second yeah. The motion. I accept the election committee for PACE-PH for set new officers. So, we'll accept the election committee. Thank you. Kasi si Brother J. Mark, kami nag-usap-usap kami sa oras niya. Sinulat ko lang po ang pag-usap namin. Pero maroon pa may mga subject dito na tawag nito. Medyo ano pa may issue. Pero siguro maano na natin ngayon kasi nga darating na yung election. So, talo nga kami niya. Nagtatalo nga kami ni Ate Janet. Oo, so ay nakita niyo yung ano? Wala yung yeah. Queen? Oo. So yun po yung ano natin sa General Assembly, mayroon tayong election, mayroon tayong election committee by board members with board members and appointed leaders, so involved rin sila dito. So yung involvement nilang mga appointed leaders, yung membership information. I'm sorry. Yung si Rose, si Laweng, ang mga coordinators na
inassign ko sila silang mag-contact ng mga register, mga members. So, Janet, sa website, diba sabi, Janet, excuse me. Di ba sabi ko padala mo sa akin? O kasi hindi pa natin na-finalize eh. So i-finalize natin ngayon. Tapos yan, sa website registration, so kami ni Maria and ako mag-ano, pero alam niyo pa, hindi pa namin ito na-final, nagawa kasi hindi namin alam kung paano yung mail mo. Kung si Sir Jemar ang ano sa election committee, so papadalan ko siya ng complete list pa after matapos yung ano, di ba? Yung register cut-off. So ipadala ko sa kanya yung master list. Hindi na siguro kailangan kasi hindi naman relevant sa kanya yon. May issue kasi ako diyan. Ang issue ko lang no, nandito yan sa part na yan. Yung nabanggit na raw sa meeting yung cut-off date ng registration. Now, isang original natin dati is May 15, but na-move ng May 30. 31. Ngayon, sabi ko nga, hindi ako sang-ayon na i-move ng 31. Sige, pwede mamaya na tayo when we come to that stage, Sir Jamar. Sige, ma'am. Sige, ito lang muna para malaman nyo lang. So, as I would understand, yung role ni Brother Jamar as an election committee lead, ang importante lang doon, alam niya yung lahat ng procedures ng election natin. At siyempre, kung may mga problema, ganyan, siya ang ating ask advice. Kasi alam niya eh, yung mga general information. Pero yung mga detail siguro ng mga sino pa yung buboto-boto, ganyan, mga members, hindi niya na kailangan malaman yun. Kasi mayroon naman tayong... Membership na yun eh. Oo. Nasa system naman yun eh. Oo. So ito yung ano sa membership information si Janet at saka si ano sa board. Kami ang charge diyan. At may mga kasama tayo for information dissemination. Ito ang coordinators natin. Sa website namin si Maria at saka ako. Honestly, hindi ko pa sila na-contact lahat. Gusto kong kontakin sila pero there's a way to do that, yung mail merge. Hindi ko pa nga nagawa yun ever since. So I'm not very confident at nag-aaralan ko pa kasi hindi pa kami makapag-meeting ni Geraldine. Bukas pa kami mag-meeting. So yun, bukas pa kami mag-meeting. So hopefully once we bukas mag-meeting kami 2 o'clock with Geraldine, yung ating web address. So confident na ako mag-gawa doon kasi magawa namin. Pero kung baka magkamali ako, whatever. So hindi ko pa nagawa. So 1 week na lang po. So hopefully pwede pa rin yung 1 week. FB page Sir Rose ang pinano ko dyan, mga group sa Facebook group naman sa Sir Weng. So yan, well, what we can do sa information membership, para sa akin hindi ganoon ka massive yung ating information drive dito ngayon kasi parang hindi pa tayo ganoon ka prepared at saka ano, pero sige lang kung sino lang po ang ma-reach natin, di okay. Pero sigurado yan, mapapadalhan talaga sila lahat ng information this week. Maski very tight na lang, 1 week na lang. So at least, yung information na yan is yung May 15 at saka June pa naman talaga yung election eh. So we still have time. So once malaman ko po paano mag-mail merge, padalhan lahat, maski araw-araw, papadalhan ko sila lahat. So yun po, yun. Nomination and application of candidates. Janet. Meron akong napansin dito, ha, baka magka-problema na naman sa susunod, or I would say mabuburn out ka na naman, dahil kung titingnan mo diyan, nasa number 2 ka, number 3 ka, number 4 ka, number 5 ka, number 6 ka. So, lahat 1 to 6 niya. Magreklamo ka na naman at saka magsasabi ka na burn out ka, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. And ito nga, we have to go back, lesson to learn sa atin. Sige, thank you, King. I appreciate that, kapatid. Sige, teka, ha? Kaya nga natin tayo para pag-usapan ito at tingnan na ito. Salamat for not for ano, that one. Bumuri lang ako pa, baka ikaw na naman ang sabihan, kasalanan niya yan. Oo nga. Tapos naman na ang roles and responsibilities. Palpitate lang ako dito eh.
Nomination and application of candidates. Okay, so website. Para sa akin, kung saan talaga ang puso mo, 1 and 2, ganun. Tapos babayaan mo na yun. Sino dyan ang makuha sa board? Dahil maawa naman ako sa'yo na loaded ka eh. Well, if I have a choice, sa membership, dito ako sa membership kasi ito pwede kong gawin talaga ito eh. Yung nomination and application of candidates, ito na yon. So pwede sa website, oo. Ang plano natin dito sa ating last time is pwede sa website, pwede rin sa email. Ako mag-send tayo sa membership ka at saka kailangan kita dito kasama kita sa interview. 'Yun ang pinaka-importante diyan. Oh, teka ha. Sa yun ang nomination, yung nomination na 'yan, ibigay mo na 'yan kay Jemar dahil siya naman ang kumilig eh. Siya yung yes. Kumilig eh. Yeah, pala, no? Sa rabbit pa yan, kaliwali, ibigay mo yan sa kanya. Sige. Correct. Yung voting nomination and application. Ginagawa na ito ni Brother J. Mark, kinakausap na yung mga nominees at saka yung mga... Yung voting dyan at saka yung verification of canvassing, ilagay mo rin dyan si J. Mark, trabaho yan ng kumilig at saka i-assist nyo na lang dyan. Kasama dyan si Ate Maria dahil siya naghawak ng ganun. Para maano. Isahin muna natin. Para isa nomination and application of candidates. Pwedeng dalawa-dalawa para mayroong assistance yung isa. Okay, yun nga yung ano ko basta Jemar and Yagit Guru dito align, no. Align siya sa ano sa voting at saka kumilik ibigay kay Jemar. So yung interview and shortlisting siguro pwede naman tayong lahat pero pwede. Siguro mayroong ano in charge dyan, dahil minsan hindi tayo available at least mayroong mag take over. Tayo lahat, ilagay mo dyan. All board members. Except for me, board. ayaw ko ng interview. O, hindi ko nga nilagay si Maria dito kasi nakafocus kami sa ano doon sa verification canvassing at saka membership. Yun ang focus ni Maria. So yan. At Janet, request ko. Pwede naman sigurong ano, kung nilagay mo naman si Ma'am Weng Cruz tsaka si Ma'am Rose tsaka si Sir Edward, edi pili na lang tayo sa kanilang tatlo doon kung sino yung makakasama. Kasi kung si Tita Yagit, ang ilalagay natin, si Tita Yagit ay inaasikaso niya yung bylaws. At tapos na po ang bylaws? Yes. Pero, o nga, tapos na nga yung bylaws. Tama. Pero, yung kay Tita Yagit, willing ba siya General Assembly, you mean? Oo. Tapos na ba siya sa General Assembly? Siya ang magpe-present ng General Assembly. Oh, sige. So General Assembly, si Ate Yagit ang main lead sa ano sa General Assembly. Hindi pati. Yung sa chairman ng board yan. Di ba mag-ano tayo ng ano? Oo nga pala. Tika muna. Tika muna. Ang tanggalin muna natin ito. Mag-election muna tayo ng board. Kasi kailangan natin ng officers. Okay, mag-nominate ako. I nominate Tita Yagit Basang Sisiu for chairman of the board. I defer. Teka muna. So I defer. Teka muna. Ilan yung ating officers ba rin ba yan? Members of the board? Members of the board, 7. O, pero yung mga chairman, vice chairman, ganun, anong tawag dyan? Isa lang naman, chairman lang naman ang ano, at saka siguro kailangan. Chairman, at saka vice chairman. Ng secretary. At vice chairman. Tapos secretary, kasi kung sino mag-minute sa meeting natin. Hindi, ako na lang ang secretary. Si Ate Maria ang secretary. Nag-nominate si Ate Yagit na siya ang secretary. Ayaw ko ng secretary. Nag-nominate siya sa sarili niya. Nag-volunteer na siya. Pag-isipan niyo muna, babalik ako. Ay, ano yan? Kaya lang ako, ayaw ko maging chairman. Itayagitan niyo, Yossi Bray. Bakit naman ayaw mo maging chairman? Because si King na lang. Kasi hindi na naman si King pag-accreditation pa. Kasi chairman of the board. Kinder than that. Ako masyado ang koloso. Probably sakit niyo ako sa ulo. Sabihin ko sa inyo. Kung gusto ko lang solo, dahil ako, sabihin ko sa inyo, meticuloso ako at masyado akong protective dito sa baby anak natin na PSPH. Which is good.
actually. Okay lang yan. Doon naman talaga ang maganda. Mas maganda nga yan. May alam si King eh. May background si King. Oo. Kailan ba hindi siya magkaulo natin? Ayaw mo, i-edit. King. Hello. Oo, ang issue siguro kay King is, do you have time for... Pero hindi naman tayo ano na eh, you know, wala, officers. Wala kang problema yung time dahil kaya nga nire-request ko na merong vice chairman. Dahil mag-transfer naman siya sa yun eh. For example, if ever okay sa akin na ako ang maging chairman, for example, pero kailangan ko ng vice chairman na aktibo talaga. For example, si Kuya Lloyd ba or si Janet, ikaw, na palitan. Dahil mag-take over yan eh. Dahil si Ate Yagit, secretary daw siya eh. So, ganun ang gagawin natin. Kaya I need your support kung if ever. De, kung wala, wag niyo akong ilagay dyan dahil ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ako dahil talagang ano. Okay. Oh, sige. Mag-nominate na ako. Wala pa si Ate Yagit. Teka, nag-yose pa si Ate Yagit. So, ano ba yung trabaho talaga ng chairman at saka ano, yung secretary, alam natin na may... Ang trabaho ng chairman of the board, siya yung mag-preside. Chairman is the house. Siya yung mag-preside ng meeting. And siya yung magsisegregate kung saan itong, for example, may resolution, merong mga request, mga letter, lahat-lahat, babasahin niyan siya ng secretary. At ang chairman of the board ang magsasabi, it goes to the committee on ethics, committee on registration. Siya ang mag-allocate kung saan yun ilagay yung mga responsibility. So yun yung trabaho ng chairman. So ganun siya. Okay. So at saka siya yung ng opposite side ng officer na president at chairman at saka they communicate. Oo. Kasi kung, I don't know if you have read that, yung finance natin, bago ma-approve ang isang expenditure, kailangan approve ng chairman at saka president and treasurer. Si Sir Edgar pala no, i-promote natin as director. Tama ba? Na. Director or treasurer? Treasurer na lang director ako. hindi kasi wala na treasurer, di ba? Director na lang, director of finance. So, yan pa ang isa sa mga topic na hindi pa natin na-desisyonan, okay? Yung ating treasurer, confirm, mandan tayong treasurer kasi kailangan talaga natin na mayroong naghahawak ng pera, cold treasurer. Yung finance director po, wala po tayong ginawa dyan na desisyon. Yung finance director kung nasa atin pa rin ba yung finance director. Yan kasi Ate Yagit. Mag-appoint ba tayo ng finance director? Ano yung gagawin ng finance director natin, te? Sinasabi nila tuta mami kung ano ang big scopes ng chairman. Sabi ko sa kanila, at least andyan ka ngayon, sabi ko, ang trabaho ng chairman is siya yung magbabalasa ng lahat ng pinapasa na resolutions, letter, mga motions, mga lahat-lahat dahil at saka ang chairman yung magsasabi na itong resolution na to i-assign to siya sa Committee on Registration, itong resolution na to i-assign to doon para yan yung tinatawag na adoption, yan yung main na trabaho ng chairman of the board. So, dahil nagtanong kasi sila kanina Tita Mami na ano ba talaga ang main rules. So, pinopost ako ni Maria, sabi ko wag ako dahil kung ako meticuloso ako masyado and kailangan ko talaga at least ikaw na kailangan ko ng suporta ng lahat dahil ako sabi ko nga ay this is my legacy and I want things talaga maayos dahil malaki talaga ang tayo gusto maayos.
Marami kasi tayong ang chairman of the board, siya ang magpe-preside ng meeting of the board. Mm-mm. Tapos kung iisipin mo ang continuity, ang pinakamaganda talaga ang chairman of the board ay si Janet. Tama. Unang-una, ako, hindi ako nagpapapasok ng tao sa buhay ko. If you look hindi at Mir Lobatsky, if you look at Mir Lobatsky, ang friends ko lang doon, 37, and that has been there for 17 years. Pero ang tanong nga, si Janet nga gusto natin gawing presidente, eh, hindi pa naman na-adapt yung ano eh, marami pang nagpo-push niyan eh, Janet na siya, ano, hindi pa yan ano eh, ano ba talaga ang desisyon dyan? Okay. Question. Ang kadugay na katubag ah. Kasi yung desisyon, anong desisyon? Teka muna, pag-usapan mo natin yung board. Yung board. Okay, yung board. So, meron tayong chairman, vice chairman, secretary, and treasurer. Yung finance director po, saka na lang natin yung isipin, finance director. Yung finance director na pag-usapan na natin. Kaya kailangan mag-elect na tayo ngayon. Naalala niyo before na mag-usap tayo? Kailangan ba nasa board? It's either kailangan ba nasa board or i-appoint natin somebody. Sandali mga kapatid. Ate Janet. Di ba ang napag-usapan natin before dun sa finance director is buong board na. Total pipito na lang na that's what I want to point out. Pero ang ano ko kasi dyan, kapos sinasabi natin, tayo ang lahat ng finance director committee. Ang mangyayari dyan, walang kikilos. Kasi approval lang naman yun, di ba? Hindi, pero approval lang naman yun si Janet, di ba? Oh, pero somebody needs to be in charge. Kasi, yung chairman ang in charge. Chairman ang in charge kung tayo lahat part ng ano. Yung chairman ang in charge. You mean the chairman will be automatically the finance director? Correct. Sandali muna, tingnan nyo ito. So, wala namang problema kung yun ang gusto natin. Tingnan nyo ito ha. Bago tayo mag ano-ano ng kwan, tingnan nyo ito. Yung bylaws, nagawa na natin yan. Oo. Ang gagawin na lang natin sa bylaws, kung merong mga amendment, yung mga susunod na mga officials, i-guide na lang natin sila. Yung program natin, hindi pa natin na-adapt, pero ang program natin, itutuloy natin yung HES. Tapos yung mag-outreach tayo para makita natin yung, ma-meet natin yung mga voters. At the same time, yung citizen education, voter education, with the aim na pagka ano na sila, kukuha tayo ng mga pirma nila. Yan ang programa natin. So i-guide pa natin yung mga ano, tayo hindi nga natin alam pa yung ano, hindi pa nakasulat eh, but I have written it down. Yung mga bagong mga apo, itong buong structure natin na to, yung program direction natin, yan ay isa sa ating orientation sa kanila para alam natin kung saan tayo patutunguhan natin. Yung organizational structure na ka-approve pa lang natin, yung new structure. Tapos yung information and media, yan ang dapat merong isa sa atin sa board. Social media, si Lloyd yan. Malaking ano lang. Ang wala dito, yung fundraising. Yun yung finance. Tayo ngayon, yung sa fundraising, para mas maganda, lahat tayo mag, ano dyan. Tapos to be ano, lead by chairman. Fundraising lang kaya ipabot natin. Yeah. Fundraising or ways and means? Ways and means, oo. Kasi mas friendlier ito yung ways and means. Ano siya, yung parang hindi lang siya pundo, kundi mga resources rin. Huwag natin igawang finance, kasi magkaka-bank account tayo, di ba? So yung ways and means, 'di mag-iisip na naman tayong pito kung ano, paano tayo magpuputap ng pera.
Hindi Kaya naman, ano? Pag sinabing finance director, hindi naman loan ano ng finance director yun eh. Yun eh, pag-uusap-usap, ano man ang maisip ng finance director na gawin, i-approve pa rin ng board. Diba? Pero kung mayroon, kung sa atin yung ano po, kung sa atin, kasi ngayon we cannot identify people outside us kasi nga hindi pa natin sila ganun kakilala at saka, I don't know kung mayroon na po kayong napupusuan na maging finance director sa labas natin, sa board, kung wala pa po, eh, dito lang muna sa atin, pwede naman tayo mag-appoint later kung mayroon talagang right person talaga na talagang magaling siya mag-find ways and means. Sa akin ngayon, nakikita ko, si Brother J. Mar Legal is very good with that. Yeah. Ah, yeah, Ate Janet? Yeah. Ano? Ano yun? Mag-uugulat ako sa'yo? Ways and means, kasi hindi naman ganun ka-active yan, kapatid, ang ways and means kung dosin mo, pero syempre, very vital yan sa ating organization kasi bakit hindi na lang natin i-promote si ano, i-appoint si Edgar as ano? Ano bang gagawin ng finance director? Treasurer na nga lang ako. Huwag na yung finance director sa akin. Kasi kasi ikaw kasi yung nasa may pera, Brad. Ikaw kasi yung hawak ng pera. Hawakan ko lang yung pera. Walang problema sa paghawak sa akin. Kasi lahat ng lumabas dyan, pakita ko sa inyo lahat. Basta mayroon sa inyong mag-approve. Oh, pero siyempre natanongin kita, Brad, because it's a finance director position. Ang ano po dito, I don't know how... Okay. Janet. Okay. I accept for the committee, but with the guidance of the whole board. Oo naman. Oh, okay. Ganun naman mangyayari pati. So, ikaw lang leader, pero mga sa board ang ano. Yan, oo. Tama. Yeah. I think it's healthier that way para iba yung treasurer, iba rin yung finance, di ba? Oh, yan. Tama. Oh. So, ano isusulat ko ngayon? Tuloy na lang natin. Tita Yagit o kaya Ate Janet. Assistant Director, pati si Sir Edgar. Finance, sali yan sa committee mo si Edgar. Siyempre, ano mo yan, ka-team mo yan si Brother Edgar. Basta, we're talking about money. Kanang kamay mo siya talaga. Kanang kamay mo talaga siya at saka yung board. Kami ang DBM, ha? Kami ang DBM ngayon. Huwag kayong mag-request, ha? Hindi kayo makakagawa ng makakapag-request. Oh. Talaga. Ilagay natin doon sa board of trustees eh. Yung asan din yung ano yun? Yung ways and means or finance, ang finance nasa board. At saka sabi ni May tatanong ako ba? Sige nga, kapag may president, pag may president na ba tayo? Uy, magkaroon ba rin sila ng treasurer? Halimbawa, mayroon silang mga project, mga gano'n? Oo nga. Kasi siyempre, yung mga president natin na i-elect, siyempre, magkaroon din sila ng sarili ng ano? They have treasurer. To request, Brad, they have to request sa'yo na treasurer ng PSPH board. Nasa board kasi ang treasurer eh. Wala sa officers. Paano kung mayroon silang project? Halimbawa, mag-ano din sila ng... Magre-request yung secretary. Oh, magre-request sila. Okay. Mga secretary nila. At down saka to alam natin. Oh, pagka may activity sila, alam natin yun, di ba? Oo. Oh. Sige. Oo. Oh. Tama. So, yun. Kaya parang ang PSPH, although we are the ano na leadership ng PSPH, in-expand na natin sila na may mga bago tayo, pero hindi pa natin sila pababayaan. Ang actual leadership ng PSPH pa rin is parang 12 talaga rin. Yung 7 tayo at 5 na ano, 5 na officers. Di ba? Kasi siyempre hindi naman natin sila pwede. Sige na, si Brother Jimar, finance officer na, finance director na. Sige. So shall we approve? Put that to motion first. Wait a minute. Who motioned it? Okay.
Oh, sino? Si Janet. Oh, si Janet. Pwede ba ako mag-ano? Mag-move? Hindi pala. Hindi more legal. Hindi pala pwede si Janet. Edgar, ikaw na lang pati. I move Valid. To Sir Edgar. Ano to Sir Jemar. To as a finance director. Okay, I move Jemar Legar for finance director. Second emotion. The board. And seconded by Maria. Okay, that's been approved and moved that Jemar Legal will be the finance director of PACE PH. Okay. Sa board ba o sa PACE? O oh, sige, board director. Sa board ng PACE PH. Seconded by. Yeah. So far ngayon, isa lang yung treasurer natin, isa rin yung finance director. Sila nasa board sila. Diba? Team lang namin ni ano, team lang namin ni Sir Edgar. So ibig sabihin pag may nag-request kay Sir Edgar ng pondo mag-uusap kami ni Sir Edgar kung bibigay man. Para ko dre, andito lang ako nakikinig. Halimbawa, kailangan talaga may ano tayo. Halimbawa, kung nag-request ang presidente ng ano ng budget papunta ng Singapore, ba't namin bibigyan ni Sir Edgar 'yon? Okay. So ngayon, we have to choose the secretary, vice chairman, at saka chairman. I move Pati Aguirre to become the secretary. Hindi na lang ako masali. Ako mag-nominate. Mag-nominate ako. Sige, Pati. Sa ano muna? Dalawa ni nominate ko. Teka muna, chairman. Anong unahin natin? Secretary or chairman? Chairman muna. Pababae. Sige, okay. Okay, I nominate for the chairman of the board for leading the board situation and PACE PH. I nominate to King Bill Mack for the chairman of the board. Yes. Ang chairman po, ang role po niya is to ensure that the board is effective in its task of setting and implementing the company's direction and strategy. Yan po. So, yan. If you accept, thank you very much. If you decline, thank you again. For me, yun nga sabi ko sa inyo. Basta, I will accept that, pero kailangan ko ng vice chairman. Vice chairman ka. At saka yung vice chairman na, best friend ko yun, yung lagi kami mag-aaway. Will do. Kami ang lagi mag-aaway. King Bill Mack is accepting the second emotion. Ay, sandali muna. Nominate kayo. Marami pa. Ako mag-nominate din ako. Nominate din si Ate Agi. Meron pala nomination si Ate. Botohan yan eh. Okay. I nominate Janet to be the chairman of the board. Okay, bakit naman? Sa akin, kasi yung continuity. Accept mo na lang. Huwag mo nang tanongin. Otherwise, we have to go to the division of the house. Tapos mag-elect pa tayo ng vice chairman. Yes. Kaya nga. Kung if ever mag-division of the house, sino yung pangalawa? Kung if ever mag-division sila, automatic na yung siya mag-vice. Ganun lang gawin. Oh, butuhan na, dalawa nomination eh, wala na naman natin. Ako mas maganda sa akin, gusto ko lalaki ang chairman. Divide the house, bumoto ka na nomination pa ba? Okay, starting the house is voting now open. Voting is now is open. Raising hands na lang. So ako, syempre, ako nag-ano kay King kanina, so si King yung ano ko. So okay. So who will mention ko na yun eh. No, ano? Nakalimutan ko pala. Sorry Janet. Intention na ano. Kaya lang nakalimutan ko. Hindi, wala ka na pala position kasi meron na nga pala tayong president. Oo. No problem. Dito naisip lang. Yan. So who would sa we all vote kasi except for those nominees. Mag-vote tayo. Ha? So okay. Vote you can for... vote for yourself. Ha? Well, you can vote for yourself.
Oh, correct. Pipito lang tayo. Pwede if you accept it, then you vote for yourself. Oh, kaya mo mo to siya. Dahil may ice cream. Vote for King Billy Mac to be the chairman of the board. Okay, I vote by board King. So four voted for King. I vote also Brother five. King as the chairman of the board. Ayan na, majority na. So majority. Majority. Advice na si na. Janet. Okay, so the... Ang sasabi ko lang, alam nyo ba? Anong oras ngayon? Sabihin ko sa inyo, ito na yung pinaka ma... Kayo, anim lang kayo na tao ha, pero mabigat ito na decision ko dahil ito yung decision ko kung i-erase talaga ang ninong ko or sino. Dahil, this, alam nyo naman, parang privilege speech ko na rin to. Dahil pinagkatiwalaan nyo ako, alam nyo, kilala nyo ako, babanggain ko kung sino talaga ang babanggain. And, kung ipagkatiwala nyo yan sa congrats, King! Wala akong magawa. Pero, Janet, bakbakan tayo lagi ha. Away tayo lagi ha. Tayo mag-best friend. Teka, okay. Diba forever tayo? It's been approved? It's been approved by the board? Yeah. Approved by the board. And seconded? Okay, I move to approve to new board member, chairman of the board is King Bill Mac. So, who second the motion? I second the motion. Okay. Nagbutuhan na nga. So, it's been approved. Pero, don't worry. Kami ni Sir Janet. Oo nga pala, nag-vote. Nag-vote na nga pala. Sabi ko naman siguro, tandem naman siguro kami. I hope na suportahan niya ako. Dahil kahit lagi kami nag-aaway dalawa, nagkakasimangutan kami. Best friend ka muna, teka muna. Teka muna. Sige. Automatic ba yung ganon? Hindi naman siguro automatic na yung vice chairman. Ito ako kanina. Kung sino yung pangalawa, yun na yung vice chairman. Ano usapan natin eh? Vice chairman. Automatic na. Automatic. Automatic na. Automatic na. Okay. And lastly, I move to another approval for... Sabi ni Ate Yagip, nag-vote na daw tayo. So, wala na daw ano. Ma'am Janet. Kaya na, wala na. Vice ka na. Napag-usapan na eh. Okay, I second the motion. Okay, so it's been ano na? Voted automatically? Eventually, ako dito sa vice chairman. Sa bagong board natin. Vice chairman of... Ate Yagip. I nominate PCH Tita Yagit board. For Secretary Board. Second the motion. Second the motion. Walang okay, it's been walang kontra. Malabang kalaban. Walang kontra. Second the motion. Landslide ba? Landslide? Yeah, I think. Secretary. Tita Yagit. Hindi pa yun. Maganda ko yung ano natin ngayon. Board na to. Board. Para mas... Alam nyo ba? Alam nyo ba, tawa-tawa lang kayong anim, no? Pero, alam nyo ba, oy, makinig kayo. Tawa-tawa kayong anim, pero meron akong political plan for the last 6 years at ngayon, babasagin ko yun dahil sa tiwala yung sa akin. Amen. Ano nga basagin mo, King? Baka pundador yan, King. Ano, ang babasagin mo? Naintindihan si Kuya ni Tita Mami Agit dahil alam nyo naman na posible kasi akong suporta sa isang ano malaking partido pero I would say I will choose this organization kaysa sa pera. Oh wow. Thank you, King. Thank you, King. Masakay lang kung suporta nyo ha. Hoy, Sis Janet, ikaw ang laging chairman of the board ha, kung wala ako. Basta sabihin ko sa iyo ayong dalawa I would say 50-50 walang mataas ating dalawa and alam mo ni naman yan how special you are to me. Ang sabi ko nga sa iyo we will fight till the end. Itong motto na to duwa. Gusto kasi ni Janet lalaki. Till the end. Till the end. Last money trap. Ano tong ano ate? Ito ba yung ano? Ito ba yung ano natin? Yung minutes. Na minutes natin. Sige. So okay na
So we will just summarize. Lord Wu, Patro's resignation from board, and Bob from his position, seconded, and Maria approved the roles and responsibilities, and then also the new organizational structure, and nominated JMR Legal to be the election lead committee, and JMR Legal to be the board's finance director, and also King Billy Mac to be the chairman, vice chair, si Janet, and Yagit the secretary. Okay na. So, okay na ating mga ano, official ng PACE board. Okay. So, yan. Asa na tayo? Punta na tayo sa election procedures? Balik na tayo doon? Yung membership sa board. Membership sa board. Ano yung ibig sabihin? Ano yun? Di ba meron tayong database centralized sa board? Oo, pwede na yan ako. Continue. Okay lang. Oo, si Maria Pea. Yung membership ng PACE? Oo. Oo. Yung sa data natin? Okay lang po ako din ako ng backup. Okay. Oh, thank you. Okay, yung pagiging chairman thank daw, 5 years daw ang contract niyan. Maria and Lloyd. Huwag naman kung 5 years, baka, okay, hindi, ako, baka hindi ako makatakbo ng kagawad niyan sa amin. Pwede ka pa rin naman mag-face page maski kagawad ka. Hindi. Kaya King, pwede ka naman mag-ano eh, mag-leave of absent. Tatakbo. No, yan yung gusto kong bubusihin natin sa ano sa uwi ka pala ng Pilipinas, King. Conflict of interest. Hindi, inayos ko lang matapos lang yung project ko dito, yung sa Outer Class na. Uwi na talaga ako. And actually, alam niyo naman na transparent ako sa inyo. They are really pushing me na to run nga for mayor or vice governor sa amin, pero ngayon binasag yung ako and sabi ko I will choose. Dahil nung nakaraan pala nakausap pala ni Kuya Kabila si Governor Steve ganito virtual nakausap niya, na-shock talaga si Abdul Kabila, sabi niya kaya mong imbitahin ang gobyerno na Sarangani, sabi ko sabi ko sa kanya, oo naman, dahil pag may maganda namang mga plano, why not? And medyo hindi siya maniwala na ang sinabi ni Abdul Aziz Kabila, hindi mo ba alam na mula noong napasok ko sa Facebook, ang dami kong mga taong nakilala. Parang masaya naman ako dahil na-develop yung pagkatao niya, yung leadership niya ba? And sabi ko, oh, that's good, that's good. Kaya King, Yaking, I interrupt you. I move to, okay, so final is a board organization chairman. We have chairman, vice chairman, and secretary. Then I request for the board for a 5 minutes break. It's a hearing suspended. Pwede ka muna. Information. Very good. Ano na natin to si very serious. Membership, okay. Okay. SNRS will be state by our social media lead, yes? Okay. Okay, no? Thank you, Kuya JMR, no? But if you would like me to say something on my first na plan ko, then ako inelect nyo as the chairman of the board, may I ask? Board chair. May I request talaga, kailangan talaga nating mag-learn ng parliamentary procedure. Believe me, ma-appreciate mo yan siya, and that is my first na resolution ngayon na kailangan talaga mag-training natin dahil hindi tayo mapapaya. Believe me, kahit ipaharap ka pa ng senador, kahit ipaharap ka pa ng congressman, and mag-training tayo. Oh, hindi tayo mapapaya. Bilib pa lang yan. Shall we move na kaya nga, yun yung we should have a social media lead. Kasi very important talaga tong social media kasi this is our Lloyd, diba? Yung website Lloyd. Okay, Facebook account. Kasi kung wala ito, we don't exist. Yeah, Madam Secretary.
Can you write it down? Can you write it down, my motion? Information management, information and media, te? Oo, information and media. Oo. So, pag sabi ng mo, please put that in to record. Mamaya, konti. Ano pa eh, 5 minutes sa, ano tayo eh, 5 minutes suspended nga yung session. Suspended, break. A break pa? O bago mag-break, ano na natin yan? Information and media lead. Break na. Break, information and media lead. Walang nag-break. Pagkain ako eh. Sige. Pagkainin mo na yung kagigising. May mga ano eh. May mga roles. Sino hindi pa nakakain? Si Lloyd. Kagigising lang yan eh. Si Lloyd. Wawa naman. So, we will approve. We will move that. But Casanares will be the information and media lead. Yes? Hindi siguro media lead, media director siguro. Director Lloyd, maganda, director, no? Director for information and media. Tama na, lead kasi nasa board naman na tayo. Oo. Hindi, okay lang yung director. Maganda yung director, partner. Kasi finance director eh. Oo. Alam mo ba yun, pag sinabi kasing director, alam mo, pag sinabi kasing director, mas malaki ang bukol noon. Hindi, ang sasabihin ko lang naman, pag nagpasa na resignation si, ano eh, si Sir Lloyd, I move to decline the resignation of Lloyd Castañares. Malaki na nga yung chance na mag-resign ako. Huwag na kasi, ika-close natin yung Facebook page kapag mag-resign ka. Wag muna, ayusin muna natin lahat, maipasa ako sa mga nga. Kinauukulan. Tsaka tayo. Ayusin, hintayin muna natin, Lloyd. Ako nga eh. Magta-travel ako ng from Moscow to to Japan eh. Ayun no. Kailan yan, te? Face PH, yes. Kailan yan? Ay, kailangan pagkayari ng pandemic sana eh. Hindi na makatravel. Hindi ka pala. Sige. Okay na si so shall we ano that one? Okay, may we resume the recess? That is requested from Saudi Arabia. 5 minutes is up. So, director, finance director or director for finance or anong gusto nyo? Or director for finance or information and media director? Kasi yung public relations kasi natin ang tawag director for public relations. So, Sis Janet. Gusto niyo mauna yung director? Janet, merong part kanina na nakita ko about ano nga yung Tita Mami Agit yung sa structure about planning. Yung parang can you go back? Pwedeng kaming dalawa ni Janet dyan ang ano and ang mag-lead dyan. De, alam ko, sasakit ang ulo namin dyan eh. Yung ano, program, ano yung tawa? Parang program of works. Strategic planning. Hindi. Strategic planning. May isa pa doon sa baba. Yung scope. Sa board ate. Program direction. Ha? Program direction. Yes, yung program direction kasi, kami ni Sis Janet dyan ang mag-uusap kung saan namin ipupuntirya yung ano. So, I will ask my vice chair na pag-usapan namin to kung saan talaga ang mga priority natin ngayon. If okay lang sa inyo. Dahil nakita, if relevant para sa inyo yung suggestion ko. Yung program direction kasi, kailangan yan may feedback ng mga opisyales. At saka yung board, merging ng yung galing sa taas, yung ang tingin ay pababa at ang tingin ay at yung mga tao who are on the ground. Yan ang program direction. So something like, parang gagawa kami ng ano ba, yung program of works ni Sis Janet na... Pero i-open pa rin yun siya sa publiko, sa lahat, kung okay. Dahil I believe very, very relevant siya, Sis Janet, na
na para naman din meron tayong scope of work naman, hindi lang tayo chairman, hindi lang tayo vice chairman, pero meron talaga tayong main goal na parang tayo yung parang gagawa ng rinda ba, yung rinda ng katayo ba, na ito yung move natin. Pero yung program direction depende yan sa strategic plan, kasi ang program direction action plan na yan halos eh. So I think as a whole as a board king, because we are the chairman and we are the one leading the board, then yun automatically yun na yun king. So hindi ito parang committee ang program direction. Tayo lahat sa board, and if you're the chairman, vice chairman or the board, then you're leading the board. Yung lang ang plan ko kasi ma, para at least malaman nyo, parang ni-change ko lang yung mindsettings ko ngayon ba. Gagawa ako at saka si Sis Janet ng 100 days. I would say, normal, 100 days of plan. Yung 100 days of plan naming dalawa ni Sis Janet, gagawin namin yun siya, tapos magre-report kami, parang SONA siya, magre-report kami sa public, out sa aming plano, saan kami boplax. Naiintindihan niyo ako, parang ganun ang gusto ko. Na ito mga kababayan, ito yung plano namin at ito ang aming nagawa. And ito yung hindi namin nagawa and sana magawa namin sa susunod. Parang ganun, if you like, parang ganun ang gusto ko na mangyayari sa atin. So, yes. Good idea. Yung kasi pagka sinabing board, ang pagtingin ng board members para sa buong organisasyon. Totoo. Kaya nga inihiwalay natin yung programa eh. Pero yung programa, yun ang purpose natin eh, di ba? Ng organisasyon natin. Tayo ay Pace PH dahil gusto nating gumawa ng A, B, C, D patungo sa ating mission and vision. Yung sa programa pati, kailangang i-involve ang mga nasa grounds. Ang PP International, ang presidente, ang ano, kailangan ano. Kailangan collective, ano yun, effort. Sige. Okay. Ano ang estratehiya natin as an organization. Yeah, totoo yun. Tapos ang magsusulat na lang, yung board. Ganito ang ating susundin. Ito ang ating action plan. So it's all the board, pero maganda yung suggestion mo, King, para maroon tayong target na 100 days. Ito totoo yung yun. Natin. Parang something like mayroon tayong 100 days sa palangga ba na na if ever we fail, maging transparent sa kanila na hindi natin nakaya yan, but we are still aiming that thing. Parang ganun ba, sa mga SONA ba, ganyan na, ito yung nagawa namin sa Pace PH. Parang something like, we are building a empire talaga na to show to the people na may ginagawa tayo. Kahit hindi man tayo perfect, pero we are doing our best. Kahit nasa malayo tayo. Oo, siyempre kailangan natin ng assessment. Maganda yung ano, mayroon tayong time frame ng ganun. Tapos next na naman na time frame. Yeah. Action plan, saka may time frame. Okay, now, we are going to, ano na ang ating information and media director? I move that Lloyd Casanares will keep his task as a information and media director. Second the motion. Third the motion. Third the motion. Fourth the motion. Fourth the motion. Lloyd Casanares. Thank you, Lloyd. I just want to appreciate Lloyd kasi alam ko si Lloyd talaga very quiet. Yeah, thank you. Kasi man of few words. Masyado nakaka-contribute. Diba? Lahat naman tayo nagkatrabaho in our own way. Pero he's excellent in his job. Yung ginagawa niya sa Facebook. Nag-aaral talaga siya paano mag-ano ng video. Bakit ano? Bakit ang bilis ninyo mag-demotion? Pero Sir Lloyd, meron tayong ating project. Yung ating website. Ang dami ng taong nagsasuggest sa akin na gumawa ng logo, mga ganyan-ganyan. Lagi ko yung binibigay sa secretary ko noon eh. Pero yung tao na yan, si Lloyd Castañares, lang ang taong naka-encourage sa akin. Kita niyo yan? Ako nang gumagawa yung OFW helpline, logo. Dahil sa kanya yan,
dahil ang binigyan ako ni Kuya Lloyd ng mga links eh, na sige, you fly. Sabi ko, kaya ko kaya to. Parang something like, pero nakaya ko Kuya Lloyd. And I will say thank you for that. It's because of you. I dedicate my skill to yan. It's because of you. My favorite is pala yan. Ako rin gusto magawa ng logo. Wala nagpapadala sa akin ng link. YouTube lang, Ate Agit. YouTube lang. Ako natutunan sa YouTube. Matagal ko nang pinag-aaralan yan. 3 taon na. Hindi ko pa rin makuha. Wag na lang. Iba na lang pag-aralan natin. Okay. Okay na tayo. Okay na tayo sa board. So, we'll go back to the election committee. I'm sorry. Kasi baka of course we have a chairman and we have the election committee lead. Ang ano ko dito is I will present it kasi nakasulat ka na po kasi ito dito sa akin. Teka ha. Sana 'yon. Ating sana ba 'yung aking na-erase ko yata? Teka. I-open ko muna. I-present ko lang ha. Okay lang ba sa Brother Jaymar? Kasi ako yung nasulat na kasi eh. And I would just say right now, I don't want that to happen kasi yung you would think I'm overpowering. Don't think of mag-isip ka. Janet. Go! I can be overpowering. Sabi ng asawa ko. Asawa mo mag-overpowering ka. Hindi. Ito naman talaga yun. Because I'm very active nga. If you can see, I'm very active. Ate Janet, interrupt ko lang kayo. Lagi mong tandaan, big sister ha. Never mo akong marinig na magsalita ng ganyan. Never. Because... Ate Janet, interrupt ko kayo ha. Si Kuya King. Ganito yan. Kaya ka napili na vice chairman. Si Kuya King, alam naman natin lahat na merong busy rin yan at tumutulong sa mga tao. So kung wala nga si Kuya King, automatically, vice chairman. Ikaw ang chairman. Pero honestly talaga, I don't really mind positions. Wala talaga yan sa isip ko. Yeah, the same thing. Hindi talaga ako nag-ano sa mga ganyan eh. Hindi ako interesado. Dito sa board, pari alam tayo lahat. Board lang naman tayo. Pito lang naman tayo, di ba? Dinagdagan lang yung bukol natin. Alam mo yun? Dinagdagan lang yung bukol natin ba? Parang ganun lang. Pero parehan lang tayo. We are equal. Oo. So yun po yun. Hindi pa ako ano sa mga posisyon. Please go ahead. So because we are an organization and we have roles and responsibilities and position. So yun po. Oo. Kaya lang kasi ever since we started, kami at Yagi tayo, kami po yung active tapos basta gusto ko lang maintindihan nyo lahat na yung pagiging active ko lang po is inaano ko lang po kasi mayroon rin po akong role, di ba, noon. I was the vice president at saka siyempre pagsimula nito, I took the responsibility na kasi. So, kaya ganun. Pero kung, yun nga, maganda nga, gusto ko na iba ang mag-lead para makarelax ako ng konti. Parang gusto mo sabihin. Janet, parang gusto mo sabihin kaagad kaka-elect lang sa'yo ng vice chairman, parang gusto mo na mag-resign agad ah. Hindi naman. Ate Janet, alam mo kung bakit ka napupunta sa vice? Ang vice president talaga, ang vice chairman o ang vice, alam mo kung bakit? Kasi dyan mo makikita ang kasipagan eh. Dyan mo makikita ang productivity ng isang organization kapag kumilos ang vice. Tanggalin natin sa isipan natin na ang vice ay sa larangan ng ating realidad ay parang spare tire lang yan. Dapat ang vice talaga nagtatrabaho. At yan ang very active kaysa sa presidente. Bakit? Kasi kung ang presidente maraming ginagawa o ang vice chair, ang chairman ay may maraming ginagawa. So, sino mag-lead? Vice talaga.
So walang overwhelming doon. Walang ano doon, walang patungan doon, walang sapuan doon. Totoo 'yun. Parang si presidente ba tsaka si Lenny Robledo ba? Kung magaling lang si Lenny Robledo, believe me, si Lenny Robledo is the next president ng Pilipinas. Pero wala siyang ginagawa eh. At sabihin ko sa inyo, malaki ang vice president talaga din. Or I would say vice chair. Pero okay, it's not an issue for me kung magiging presidente ba ako or maging vice presidente pa ako. So, ang akin lang naman kasi gusto ko lang tumulong at whatever it is, no? Pero ang aking gusto lang sabihin is yung sana hindi ko maano yung pagka-chairman ng isang tao na hindi ko naman intention talaga yun eh. Diba? So, sana hindi tayo dumating sa ganon, King. Hindi tayo dumating sa ganon. Malawak ang pangunawa ni Kuya King. Malawak ang pangunawa niya. Si King is... At saka ano yan? Sabi ko nga sa inyo, fly. Na-remember mo, first word ko noong... Pero huwag mo naman ako babayaan na ika-fly mo lang ako, ha? At saka ano, Ate Janet? Ito yan eh. Ate Janet. Mo, sabi ko, hindi ko pa yan sila kilala. Hindi ko kilala si Maria, si Lloyd, si Tita Mami. Agi tayong dalawa nagkilala. And I, sinabi ko lahat sa iyo, I will not be a successful leader if hindi ako nakakreate ng eagle na mas magaling pa sa akin. And that is what we call leadership. Leadership. I totally agree. Oh, yan yun. Oh, wala namang allowing other people to shine. Sabi ko yan sa iyo. I want to see you. Remember ko yan si Janet? I want to see you fly more than kung sino. Oh, yun. Sabi ko. Very nice. Nandito lang naman ako dahil gusto kong ibigay lahat ng nandito sa utak ko, lahat ng pandaraya, lahat ng kasamaan sa eleksyon na gusto kong magbago. Yan yung punto dyan eh. And yan yung pinaglalaban natin ngayon. Mm. And ikaw, I really want to see you at the top. Dahil, kaya sabi ko nga eh, kung gusto nyo, i-play ko sa inyo ang video namin ni Sis Janet when we back kung kailan kami nag-usap, she is really different. Ganon nag-develop ang basic. Ganon nag-develop. Article 14, 20 minutes plus half an hour. Article 14. Teka muna, asan na yung ano natin? Teka muna yung election. Election procedures, balik tayo dun ha? So yun lang ang ano ko. Basta ano, if I step on somebody's ano lang, sabihan niyo na ako kasi po, it's okay for me to be corrected kasi maganda yung magiging corrected ka rin eh. Ako po, nag-accept naman ako ng ganun. I'm very open to that. At saka ang working relationship naman natin siguro medyo stable naman, don't you think so? Yeah. Katulad sobra, ko ako. Sobra pa. I say something para sa face PH. Walang personalan dito. Wala. Walang personalan. Sabi ni Chair, wala daw personalan. Sabi niya, Janet, makinig ka ha. Di ba ang sinasabi ko, Janet, that's 10 minutes. Janet, makinig ka ha. Di ba ang ano na, that's 30 minutes. Janet, makinig ka. Tapos ang nakakatawa, wala kasi kayo. Dahil kami lang tatlo itlog eh. Ang sabi ni Janet, paano ako makaintindi sa iyo? Alam mo, ang tagal ko nang inexplain sa kanya. Ang sagot niya, paano kita maintindi? Puno na yung utak ko. Sabi ko, what the fuck? Sabi ko, paano ko ma-explain nga? Hindi na niya mapasok eh. Nakakatawa talaga yung grabe yung bakbaka namin talaga sa Bailos. Ako, si Kuya Lloyd, si Kuya Lloyd later eh. Pero grabe talaga, seryoso ang bakbakan talaga yun. King naman, Diyos ko, hanggang 11 hours naman kami sa Zoom. Maawa ka naman sa amin. Sige na. Unyan na natin itong election na. Oh, sige. Kita nyo ba yung ano, yung share? Hindi pa. Oh, sige. Kasi para mag-agree na tayo dito. Kasi may mga ano lang tayong i-agree. Kaya ha, na-open na siya ito. Sige, ano ba tayo? Yeah. Diretsuin ko lang muna ha. Yan, invitation and shortlisting of nominees. Yan tayo lahat except for Maria. Kasi mag-focus siya sa verification.
So voting po natin, gagawin anon po kan bukas ni Geraldine dito sa website para doon sa website. Tapos pwede rin po sa ballot through email and Facebook page. To Facebook page natin. Alternatively. Decentralize mo na lang kasi pero siguro yan pa. O sige, no, no problem. Maganda sana kung website na lang ipopromote natin para ano, para centralized. Para isang ano lang kasi kahit oo, baka may ma-miss tayo, pero ito yung pinag-usapan last time eh, na pwede sa email at saka Facebook page. So, ito lang po, worst comes to worst lang po ito na wala talagang access. Pero kung ma-email ka naman saka Facebook page, meron kang internet. So, anyway, so ito lang po kung sakaling may tanong. Yes? At saka ito pang website kasi natin, hindi pa ito ano eh, hindi pa natin ito na-organize talaga, i-trial pa natin ito. So, mayroon po tayong backup na ganito rin po. Yes? Good. Oo. So, I asked Lloyd Casanares to help me. We will have meeting with Geraldine bukas sa website. Dito. Mm-hmm. Sa pag ano, pag setup nito. Madali lang naman yung pag alam mo. Tapos maging familiar lang kami doon. Kung maroon kami babaguhin, ganyan-ganyan. And then, verification canvassing, si Maria, Janet, and Lloyd. So kami po yung doon sa ano, sa system. Kaming tatlo. Social media info. So Lloyd, Jmar, King, at Janet. At tanggalin ko na itong name ko dito, pwede. So kayang tatlo na lang. Although, it's not like you don't... Ate Janet, isama mo yung pangalan mo ron. Oo. Sige, okay. Huwag mo tanggalin. Oo. Social media info. Yung mga, yun nga. Ang ano ko kasi dito sa social media, of course, kailangan natin ng... we've been doing this once hybrid system. Ang ano kasi secretive kasi in marketing is promotion marketing is massive information campaign talaga. So kailangan talaga mayroong mga videos, mga live interactions, ganyan engagements, ganyan. Mm. So try during assembly ano, try kung i-boost yung YouTube natin kasi hindi pa tayo na-try doon. Dahil sa page natin talaga dinidenay na tayo. So doon ako sa YouTube mag-try. Ah, okay, yung mga videos natin. Pwede mo boost. Hindi dinay Lloyd. Hindi ko lang actually ang Facebook dito, may problema ang Facebook. Mas maganda talaga ang YouTube. Kaya naririnig ko na yan kay Kuya Glenn, naririnig ko na yan kay Maharlika na ang pinaka fair talaga sa lahat ng platform is YouTube. Wala siyang pakialam. Basta wala lang bastos. Parang nag-ano yung ano no yung Facebook at lalo na pag parang something Duterte election lang. And COVID inaano ng Facebook. Oo, very strict na sila no kay election ng coming. So okay, that's good. Yan na natin yung ating YouTube. Yan. So ito po yung na pag-usapan ni namin ni Brother Jmar. Na ano po, yung procedures. Ate Janet, Ate Janet, itaas mo muna yung, kasi hindi pa tayo tapos dun eh. Okay, dito? Yung mga in charge? Oo, yung in charge. Kasi hindi pa tayo tapos dun. Yung number 7, hindi pa clarify yung ano, hindi pa klaro. General Assembly, sino ang mag-lead? So, chairman of the board and vice chairman of the board. Oo, si Ate Yagit, yung mga chair, Ate Yagit, Ate Yagit na nakasulat natin dyan eh. Sino yung facilitator? Herman, King and Janet. Sino yung facilitator dyan? Diba? Oh, King and Janet and Jmar. Okay, Tita Yagit, yan. Tutulong na lang ako sa, ano, sa General Assembly, pero talaga ang General Assembly is presided by the board chair. And vice president. Yes. Kaya tama yan. Tama yung tatlo na yan. Kaya alisin mo sila lang dyan. Tutulong naman ako kahit wala akong posisyon. Ano ba kayo? Ano, Ate Janet, kaming mga hindi kasama dyan, kami lang ang introduction. Oo. Oo. Sige, tayong tatlo lang, te. Tayong tatlo. Okay. Right. So, nandito na tayo. Okay na tayo dyan. Procedures for conducting election of officers. So, number one, tingnan natin kung ano mga kulang ha. The current members of the board, sila ang magiging election committee, correct? Then may question dito, kinakaroon ko ng question kasi Ate hindi Janet, pa ito. Ate Janet, no. Sa General Assembly natin, is may program na ba yan? Wala pa, gagawin pa natin kapatid.
O, yan dapat wala, pag-usapan pag- natin yung program na yan. O, sige, pag-usapan pa natin dito. Sige, dito na lang muna tayo. Muna tayo. So, para hindi tayo lumaktaw. Oo, kasi sige, sige. Meron tayong prayer dyan. Meron tayong ano, kasi General Assembly yan eh. Oo. So, ang una natin General Assembly is May 15. Yes. So, May 15, that's 3 hours ito. So 3 hours ito, two sessions. May 15. Two sessions. Oh, next week. Next Saturday na pala. Oh, yeah. Oo. So, yan, an evening. So, ito po, sa umaga po, eh, preferably recorded po ang ating mga ano dito kasi hindi naman pwedeng tayo lahat nandoon sa dalawang session, di ba? Tama. You agree? Oo. Siguro ako, kami ni Ate Yagit, I don't know with King, makakommit ka ba ng dalawang sessions, King? Or mas maganda kung recorded? Depende kung ano. Kung recorded, mas okay siya. Pero kung if ever, ang maganda lang kasi kung meron siyang interaction na live siya, kahit sa opening lang siya, mas maganda yon. Pero kung if you want me to be there sa both session, I will do my best. Yeah, so ito yung ano, oo. Pero siguro ang ano natin dito is ang program nito siyempre mayroon yung bayang mag-iliw, ganyan. So national anthem. Oh, may prayer pa yan. Oh, national anthem, panatang Makabayan. Opening diba? Prayer. Makabayan, okay. Plus opening prayer. So ito, social media, ano, ito, i-play natin ito, i-prepare natin yan, di ba? Oh, at saka maganda yung pre-recorded in a way kasi na-control natin yung time. Oo. Okay. Oh, ka-live medyo we go out of pero our... Pero ito, i-ano natin itong ano, General Assembly kasi itong General Assembly natin is live talaga ito. Of course, we have a live audience but hindi natin siya i-Facebook live, correct? No, hindi siya sa atin lang yan. Live. Kasi pag pinublic mo, hindi pwede. Oo. Parang internal yan. Internal yan. Oo. So hindi siya Facebook live. Naka-internal lang ito. Okay. So, So may opening prayer. Tapos pagkatapos nito, anong mangyayari nito? Naisip ko, we will present the board, presentation of the board of PSPH. Hindi. I-ano natin, i-announce natin yung ano, speech ng chairman of the board at saka ng vice chairman. Mm. So, before na magbasa ng bylaws. Bakit hindi na lang sa ano sa July? Kasi buong organization ang ating iaano ang ating ipipresent from the board to the elected to the appointed. Pwede rin. Kasi dito may make it parang something like finishing na, parang polish lahat. One go. Okay. I agree. Kami po ang PSPH, ito po ang board chair. Oh, so from the board chair hanggang sa election. Kasi i-announce natin ang election risk. Kailan mo natin i-announce ang June 5? I think maganda rin sigurong maski hindi mag-speech, ipapresent pa rin natin yung board. Kasi yung mga members na nag-attend dyan, sino ba mga leaders dito? Oo, hindi. No, for the first time, let's present ourselves. Pero kung ipipresent natin sa Akinse, ilang tao lang ang 1 to 4 and then 8 to 11. Whereas, mas marami sigurong manonood pagka yung resulta na ng election ang ating ibibigay. Diba? Kada part po ng ano, kada General Assembly, dalawang session palagi te. Kasi yung iba, hindi siya available ng gabi. So, dalawang session palagi talaga. Yeah. So, ang program natin, parang uulitin natin twice. Actually, palang repeat lang siya. Oo. Repeat lang talaga siya. Oo. Repeat lang so, siya. Tapos hanggang ano yan? Di ba hanggang Article 15 yan, Ate Janet? So, kahatiin yun. Kalakalahati.
Oo. So parang may intermission lang, pero yung ating bylaws, yung presentation of bylaws is hindi po natin lahat i-ano yon ipe-present kasi ang haba-haba. Yes, o yung mga ano lang. Ngayon, ang plano natin diyan sa pagpapa-facilitate ng bylaws is kung ano lang yung mga specific article. Example, si Tita Yagit magpapa-facilitate ng article na yon. Then the second, Kuya King. Then the third, ikaw. So, yun na yung, ano, may mga specific article lang kayo na ipe-present. Opo. Hanggang doon lang yun. Oo. Pero yung maganda siguro after ng prayer, presentation of the board siguro. Yung ipakilala lang sino ang board ng PACE PH. Tapos yung mga, yung chairman at saka yung vice chairman. Kasalita, pwedeng ganun. Pwede din ano lang ibasahin na lang kung sino yung mga bagong board members, pero hindi na ano kasi sabi mo nga repeat yun, so kung hindi available in the evening ganon, so parang ano na so, okay no, kung okay lang sa inyo, parang something like after the prayer, kung okay lang sa inyo, ito yung sinasabi namin ni Sis Janet na ito yung time na i-present din namin ang plan natin in the next 100 days. So pag sinabi natin 100 days, halos kalahati ito ng election ng 365 days. Kung okay sa inyo. Teka ha. This is General Assembly. 3 hours man ito, King. So, dito sa una sigurong 30 minutes, sabihin natin, first 30 minutes yan. Mag-ano pa yan, national anthem. Although mag-start tayo exactly talaga. But no, we after, have to start prompt. Walang antayan. So example, 1 p.m. No, 1 p.m. yan. Yan ang ano, start na talaga tayo. But, at siyempre, mayroon na tayong yung content. Siguro, example, 1 p.m., 5 pa lang sila. Mag-start na talaga tayo. Tapos, maybe we can wait a bit. Siguro mga yung lupang hinirang national anthem at saka panatang makabayan, meron na tayong 6 minutes diyan o 7 minutes maximum. So this one 10 minutes na to, sabihin na natin. O 10 minutes. So ayan, 10 minutes na yan kasi recorded naman yan. Yung prayer, sabihin mo ng 5 minutes yung prayer. 15 minutes. 15 minutes sa lahat. Itong lahat na ito, 15 minutes. So, meron pa tayong 2 hours and 45 minutes. Okay. Then, so, tapos, ano na, yung greetings na lang, mag-greet, mag-wait konti, greetings of participants. Welcome and greetings of participants, siguro dito, no? Welcome message. Welcome message. Okay, and greetings of participants. So, yan, another, ano na naman ito. Sabihin na natin 15 minutes kasi may mga para wait for people to come in. So, 1:30 na ito. So, 1:30 p.m. So, ito na yung ano. So dito mag-press na yung board. Yeah? Kasi maganda siguro ipapresent natin ang board kasi tayo naman yung kasi ano sa sino ba itong mga tao na ito? I mean, marami po diyan na nakikita ko nag-register sila sa ano po sa General Assembly, hindi ko kilala. So I don't know kung a-attend talaga sila doon, pero possibly a-attend sila kasi sila ang bibigyan ko ng access eh. Yung nag-register lang po ng General Assembly, bibigyan ko sila ng access sa passcode. Kasi sila yung priority na makakapasok sa General Assembly kasi limited nga 200 lang yung ano, to 100 lang yung ano, yung attendance. So bibigyan sila ng passcode, sila yung priority na makakapasok. But they have to pass on time. Kasi kung hindi, i-open na rin natin sa iba. I mean, oo. Diba? So presentation of board na lang ito. Presentation of board.
Pwede namang gawin natin dyan sa presentation of board, slideshow lang para consistent niyo. Slides lang. Siya. Para hindi na sumobra. Yeah, with message. Oo. Okay. Tapos sa susunod na session, i-play ulit. Oh, welcome message by the chairman. Information lang naman by yan. By chairman. Kalimbawa, kasi tatlo kayo magpapacilitate eh. Kayong tatlo magpapaliwanag nung bylaws. So, pagkatapos ni Ate ni Tayagit, bago pumasok si Kuya King, may intermission muna. So, parang gano'n. Okay. So, yan, presentation of the board. Sandali lang naman ito. This is about 5 minutes lang. Diba? Hindi welcome message. Open the General Assembly. Opening message. Opening of the General Assembly by Chairman. Okay. Yan. Pwede rin yung ano, pwede rin yung pre-recorded yan para yung next session parehas lang din ang sasabihin niya. Oo. Sige. Tapos, opening message and greetings of participants yan. Then, presentation of the board. Ito, pre-record. Ito, pwede natin i-pre-record. Ito, no? Ayoko nang pre-recorded rin. Hirap na hirap ako maggawa ng ganyan. Hindi na po kayo gagawa ng ano, picture tehi na po kayo. Picture na lang. Tsaka yung ano lang, nagyan natin ng message na. Picture. Message ka din. Ako din, ayaw ko ng ano. Si Lloyd na yan. Marunong na si Lloyd. Magbigay kayo sa akin ng mga messages nyo kung gusto nyo maglagay ng message. Yung mga ano nila, Lloyd, Support profile. His profile na picture. Meron ba kayo lahat nun? Yung mga his profile picture natin. Yung mga his profile, di ko maisalpak sa Mirlo Batchki ko at saka sa akin ang itpasan sisi. Di ako marunong nun. Okay. So presentation of board, yan. Slides. Tapos, sandali lang naman yan. That's about 5 minutes. Mahaba na yung 5 minutes. Oo. Sabihin natin 5 minutes. Tapos, yun, start na ng presentation of bylaws. Yes? Para hindi na maghanap si Lloyd, ibigay ko na yung ano ko. Yung... So, article, ito na yung article 1 and 2. So, kung titignan nyo po yung bylaws natin, ang article 1 and 2, yun po yung vision, mission. So, yan. Eh, ibahin ko yung, hindi pala. Yung, kung may bago kayong picture, kung gusto nyo, ibahin natin yung... Pwede bang bulaklak na lang? Yung ginawa ni Caroni. Huwag ka nagmumura nyo sa akin pati. Yung picture. Nagmumura ka na naman. Don't say bad words daw. Lagi nyo nga nakikita. Ano yun, Lloyd? Kung gusto nyo baguhin ko yung ano, di magbigay kayo ng picture nyo na bago. Oo, pero kung hindi, yun. Tapos yung message nyo, kukunin ko pa rin yung message nyo doon sa dati. Wala akong picture na bago eh. Di ba ano hindi, na lang? Hindi, Facebook ninyo, yan ang kukunin ko kung alin. Pag may mga mayroong ganun, di ba? Si brother... Recording na. Makukuha ko yung lahat. Okay. So yan, articles... saan ba yung ating ano? Bylaws natin. Articles 1 and 2, mission, vision, purpose. Oh, 1 and 2. And 2. Pwede kikirap natin ito kay Ate Yagit mag-voice record? Ay na namang... Voice record lang po, voice record. Hindi ako marunong mag-click-click ng mga ganyan. Teka, yung ating bylaws kasi English siya. E pwede bang itagalog natin yun? Hindi siya kompleto word by word, pero para maintindihan natin, pwede ba itagalog natin na simplified lang, kukuha lang tayo doon sa ano? Kukuha lang tayo sa... O, pwede naman, pwede, Ate Janet, pwede naman dito. Ipabasa natin kay Tita Yagit yung Article 1 and 2. O, tapos naka-record naman. Pero kung English yung kapatid eh, mas maganda ba yung itagalog natin yon? Maganda pati yung ano, naka-roll yun lang siya, para siyang nag, yung page na Article 1, 2. Asa ka tapos, pa, no? Tapos, tagalogin na lang. Oo. Asa ka pa? Naka parang... Asa ka, magtatagalog yung si Tayagit?
Ayan, si Brother Edgar, magaling mag-Tagalog. Mahirap mag-Taga. Tagalog, interpretation ni Rose, ang ganda. Ayan, Edgar. Yes. Kaya, sige, sige, magpatulong tayo, Yagit ha, Ate Yagit ha. Ate Yagit. Alam nyo, mas magandang gawin ni Tita Yagit. Ganito eh. Habang nagsusum meeting tayo, naka-screen siya dyan, babasahin niya, ipapaliwanag niya yon. That is tapos. Naka-recorded yon, pwedeng kunin ni Sir Lloyd yon. Upload. Habang nag-zoom meeting tayo, isa pa doon na yung kapatid. Hindi, ipipresent siya ngayon dito. Ipipresent niya rito kung ano yung Article 1 and 2. Ano ba ibig sabihin nun? Tapos yun na. At least naka-recorded to. So, teka. Mag-assign na tayo kasi kung mag-record pa tayo ngayon, medyo matagalan tayo eh. We can do that tomorrow. Mahaba. Kasi itatagalog pa yun. Hindi, pwede naman ano yan. Pwede naman yan, Ma'am Janet, ano na lang yon, internal na lang yon, para lang merong example, may ma-explain si Tita Yagit. Example, tayo ang audience. So, pag narinig na ng mga tao yun, ibig sabihin, parang mga audience na sinasabi ni Tita Yagit na. Yung mga members na. Vision, mission, vision, mission, purpose. Mission, vision lang at saka ang Itagalog? Mission, vision lang? Yung sa loob doon, kapatid. Mayroon akong ginawa actually, I don't know kung na-notice ninyo yung ano, yung tinitik-tik-tik ko na mga ano, asinin ko sa leadership at saka sa ano. Send ko ulit sa board. Yung may mga check? Oo, yung may mga check. Check dito. Dito. Ang dami nito. yung red, yung una, yun lang muna. Yun lang pinaka-importante natin i-represent eh. Ah, yung una ka rin dyan. Yung una lang na ano, actually, ang pinaka-importante dyan, yung tatlong articles lang talaga eh. Yung una kasi membership ang ano eh. Oo. Yung first article, organization. Yung second article, purpose and vision. Mission, di ba? Third article is membership. Yun lang pinaka-importante. Ang ganyan. Article 3.8. Responsibility over membership. The secretary should have jurisdiction and should overall responsibility on all matter. Yun eh. Ito yun, di ba? So, I don't know kung pwede tayo mag-ask ng mga members natin na kung sino maka-pre-record. Di ba? Pwede rin, di ba? Hindi naman tayo kailangan lahat na board ang magsasalita, di ba? Oo nga. Ayoko pa naman yung nag-ano ng kwan. Pero ikaw, si maganda. Mag-division of labor tayo. Oo. Or si King, can you do this one, King? Yung Article 1 and 2? Sige. Ako na nga yung Article 1 and 2. Ikaw na. Sige, ikaw na yon. Si Ate Yagit na yung Article 1 and 2. Sa Sounds membership, sa membership, sige, ako nito at saka si Rose. Kasi kami yun in charge nito eh. In charge na kami nito eh. Yeah? Rose? Yeah. In charge na kami nito eh. May Tagalog nito eh. Oh, mayroon na. Sige, kami ni Rose dito. USB. Rose, sinali ko pa nga si Weng dito eh. Sali ko si Weng ha. Ang Weng. Kasi ito yung mga main lead coordinators ng membership. Okay. Then, Article 4, pwede pa rin naman natin, yung mataas ang membership. Ito yung pinakamataas, isa sa mga pinakamataas na articles dyan. Oy, mga kapatid, i-accept nyo nga si Mirlovatsky. I have to go downstairs. Nakatoka ako na magluto ngayon eh. So, I will be listening to you. O, sige, King, pwede mo ma-accept? Kasi nandito ako sa ano. Pwede ko rin pala i-accept si Merlo. Wala ko kita. Hindi ko kita ang notification. Ah, ikaw na lang, te. Kasi ako na lang mag-accept. Correct. Articles 4. Anong Articles 4? This is the group alliance. Ito yung ano, yung affiliation na
of other group and organization. Diba ito okay, yun? I'm going downstairs. Oh, sige, si Ate Brother Abdul na lang kasi siya naman in charge dito sa Brother Abdul. Yeah? O oh, yan, ipaano na lang yan kay Brother Abdul. Oo, mayroon naman dito. Ano, pero kailangan mabilis lang din ha. Maiksi lang, Ramo. Maiksi lang, hindi word by word. Limit. Oo. Para so, i-edit niya lang, i-edit niya lang, bumaba dun sa limit na. Baka mahaba explanation niya. Yung Article 5, ang Article 5, yung section, yung 5.1B. Yung Article 5, officers on board ito. So ito, yung responsibilities. Article 4. Yung responsibilities. So, pero pwede namang yung Article 5, sa yung Article 5, yung sa officers na lang yun. Oh, so dito sa king in charge officers. Yung roles. Pero ito lang siguro ang i-ano natin te para shorten lang itong A B C D E. Yung isang role lang niya kasi yung kumabasahin pa lahat napakarami na noon eh. 'Di ba? King. Teka ha. So teka. Konti lang pala tong ano eh Article 5 Officers on Board. Konti lang 'yan. Si King na lang si King, ikaw na lang King. Konti lang 'yan, ano lang 'yan eh. Sige, sige. Care of King. Yeah. Section 5.5. Oo, konti lang siya. Tapos yung Article 6 is manner of election si Jaymar na ito. Ay mag-break muna tayo. May break dito, may break. So sabihin na natin this is 5 minutes. This ito naman is mahaba-haba itong ano. Sabihin na natin kada isa sa atin 5 minutes to. 5 minutes. Ito medyo mahaba-haba siguro ito. Sabihin natin 10 minutes. Ito, sabihin na natin 3 minutes lang ito. Itong officers on board, sabihin natin 5 minutes lang. Dito lang naman sa Article 6 lang naman is ang ano lang naman natin dito is yung application without nomination lang naman, di ba? O yung ano na, yung manner of election, o. So, oh, yun lang naman ang nangyari natin dito eh. Mm-mm. So, madali na tong i-discuss okay. Itong ano. So, yan po officers on board. Ito po yung pinaka-importante na malaman ng mga members, yung vision, mission, membership, group alliance, officers on board. Yan. So, yun ang first part ng presentation of bylaws. Yan. Tapos so kung yan minuto ba to lahat? 15 plus sabi natin 10 minutes rin yan. 15 so 25. So sabihin na natin dito pagdating dito is ano na 2 o'clock na siya. Na siya. Ano yan? Part 2 na yan? So oo, dito mayroon tayong konting break siguro. Oh, dapat may break. Break. Mamili na lang tayo ng nationalistic song sa break to play. Oo. Patriotic song. Songs to play. Magkaisa. Kakanta si Brother Jaymar. Kapit kamay. Oh, kamay. Bagong umaga. Uy, hindi ko alam yung kanta na yan. Hawak kamay yan, hawak kamay. Ano yan, Tita Yagit? Ang nag-compose niyan, si Tito Soto. Naginamit ng mga God. Dilawan. Yan, yan yung kanta, Tita Yagit, na marami ang nalason. ng dilawan. So, ng dilawan, kailangan... Yung kanta na yan. Oo nga eh, magkaisa. Yung first hour, kailangan matapos na natin yung ano Articles 1 to 5. Yun ang pinaka-goal natin dyan. So, second hour natin kasi yung third hour yun na yung nomination. So second hour is yung articles ng Article 6 po, ang Article 6 po is yun na po yung ano, yung manner of election appointment, pero mostly sinasabi dito kasi is meron tayong election procedures
Yun po ang mostly sinasabi dyan. Yes. So yung 7 na po, yung termination of vacancy aboard, ano, medyo ano po ito eh, medyo detailed. Pero pwede natin sabihin yung ano po, yung basic lang na dapat maintindihan, malaman nila yung sample, yung terms. Ito po yung naka-blue sa tick. Yung mga terms, ilang terms ba yun? Yung mga pinaka-importante lang po nang gagawin, nasasabihin dito. Huwag na yung mga detail kasi napakarami naman. Hindi na. Ano yung naka-blue dito, Ate Janet? Yung 6.10? Yung ang naka-blue na tick is yung Article 7, starting from Article 7. So, pwede rin naman natin, kasi nag-start na tayo ng articles, so ito na rin natin. Pero very, very short lang talaga siya. Hindi siya detailed. Hindi ko maintindihan. Itong pinadala mo sa aking alin ba yung updated dito? Nasend ko sa ano, Brad? Sa board GC natin ngayon. Hindi, itong, kasi ito, mga nakadilaw lahat to. Di ba? Asan? Yung mga nakadilaw lahat. Sa board GC? Hindi, sa email. Marami yun, nakadilaw. Dito patingin sa board GC natin, board GC. Mas sa board GC ba nakalagay? Ngayon ko lang na-resend ko ngayon. Pares lang din yan, di ba, dun sa email? Oo, parehas lang yan sa email, kaya lang tinitik-tik ko lang kasi ito. Kaya alam yung sinasabi mo, naka-blue, naka-kulay yellow rito eh. Yung naka-yellow, naka-highlight siya. Yung naka-highlight, kasi yun ang mga article title at saka section title, hinahighlight ko yan, na yellow. Tapos kung importante siya, pwede mag-mute si Edgar muna at saka si ano, baka marinig namin lang yung mga private moments. Edgar and Rose. Mga private moments. Naku, hindi natin pinatulog ang mag-asawa. Anong oras na? Alas ano na? Uy, teka muna ha. Mayroon pa ba tayong ano? Kasi, ano, baka kailangan na namang pahinga si Edgar at saka si Rose. Quorum pa rin naman eh, kahit wala sila. Para makapagpahinga din. Oo. Ako rin, maya-maya, papasok din. Oo. So wala na naman tayo sigurong ano no. Sige. Kaya may church pa kami bukas. Oo, sige. Na, sobrang puyat na. Approve naman na yung bylaws, di ba? Approve na yung bylaws. Uy, we need to approve it. Seeking lang ang may ano, may kailangan i-resolve yung ano ni King kung ano yung sinasabi ni King. Okay, please go back dito sa doon sa ano. Bisaya man ko. Yung nakalagay na Article 12, yung conflict of interest, very simple lang siya. Sa yung una-unang bylaws. So ang ginawa namin nung nagbakbakan kaming tatlo, mas the more ko siya na ni-expand. Parang more responsible siya ba? Dahil alam naman siguro natin, itong article na conflict of interest, hindi lang definition of scope na ganito. Dapat, ang sinabi ko sa kay Tita Mami Agit at saka kay Janet, ilagay natin ng level by level kung ano ang conflict of interest. So, ang sinabi ko is that specific action, ang ito nakalagay sa A, specific action that will be construed as conflict of interest. Medyo malaki ito siya. Ano ang action natin? For example, ako ang chairman of the board, tapos gumawa ako nito, hindi nyo ba alam na parang something like, this is a protection. Parang ano siya ba? Para siyang secured password siya ba? Parang firewall siya na kahit sino sa atin sa board, kung hindi tayo careful, pwede tayong magkamali. And nilalagay ko ang sarili ko doon. Hindi ako excuse doon.
Number letter B. No elected officers and appointees shall endorse any political party. Okay. Ito yung sinasabi ko na elected officers tayo, hindi tayo pwede mag-endorse ng political party. Anong ibig sabihin ng political party? Yung sinasabi ko sa iyo na sa inyo na partisan. Yung alam niyo yung partisan, yung boot straight na kahit trapo ka tulad ni Bong Revilla, dahil sa boot straight, wala naman nagawa si Bong Revilla sa buhay eh. Yan sila Lito Lapid, kilala ko yan eh. Dahil artista sila, dahil kilala sila ng tao, masama sila sa boot straight. Ang tanong doon, ano ang contribution nila sa Senate? So yun yung mga point ko. And nakalagay dito and or personality. Itong sinasabi dito ni ano na and or personality, disagree ako dito. Dahil pag sinabi kasi nating and or personality, individual kasi yon. Tulad ni Kuya Glenn, hindi na ako makasupport dahil personality na yon eh. Pero as a group, as a partido, hindi pwede yon. Parang labag sa batas natin yon. Dahil hindi naman sabihin natin, for example, meron talagang partido na mabait. I-question natin at kaya niyang i-depend. Then walang problema. Pero tayo na board, tayo yung parang mag-check and balance na, uy, parang mali yata ka dyan. Pwede bang invite ka namin dito or personal lang? Bakit ganito ang nangyari? Eh, may sinusuportahan ka yata na partido. Ano ba yan? Boat straight ba yan? Or individual yan siya? Dahil kung ano, mayroong isa dyan na subject for graft and corruption at alam naman natin publicly, ganun ang ginagawa niya. Parang something ganun tayo. Tayo yung check and balance na magtatanong, na matatawag natin sa kanila na meron tayong, I would say, seryoso na rules dito sa PSPH. Pero gusto kong kunin ito or personality. Pwede namang sinasabi nating personality that does not support clean and honest election. Sabihin na natin any political party does not support clean and honest election. Okay? Tapos, ang nisuggest ko doon, letter C, kaya sa amin ni Tita Mami Agit at saka ni Sis Janet, kahit sino sa atin, bawal ang magtanggap, receipt, or acceptance of funds, favor, or gifts in kind that may compromise the name and integrity of the organization. Yeah. Okay? So, siguro, people may give you a gift kung personal friend mo siya, siguro kung naamoy, kung meron kayong relasyon talaga, magkaibigan kayo, pero a person from nowhere na alam mo naman na manghihingi siya sa'yo ng pabor at tumanggap ka ng regalo niya, ay pwede kang masubject into ethics dyan. As a board or as a elected officer. Ito yung inaano ko na parang insurance natin to, or I would say yun nga balance natin na stricto talaga tayo. At gusto ko tayo lahat pwede tayong maging convicted dito kung if ever, especially sa akin na medyo malapit ako sa mga politician. Just think of it. Ni-suggest ko yan. Totoo, maganda yan. Ni-suggest ko yan siya na provision na pwedeng ako ang makakain ng taga na yan kung sa ano pa, sa pamingwit pa. Pero ginawa ko yun para maging careful ako. And that is also a message to everyone. And last thing, nakasabi dito, no elected officers
and or appointees shall create a forum that endorses national party. Ito yung sinasabi ko. Or personalities that do not support the organization advocacy. Something like lesson to learn, yung ginawa ng Kapihan 101. For example, ako, gagawa ako ng group chat. O dahil sinasabi kasi lang group chat eh, pero ngayon, nag-register na yata sila ng ano, affiliates ba yun? Or whatsoever, incorporated. Nag-sec na sila ata. Nag-sec na sila, incorporated na sila. So, ang una nila sinasabi, wag yung gawing threat dahil group chat lang naman to. Pero, from that group chat, nagkagulo tayo. And I don't want it to happen again. Parang something like, lahat tayo na elected officers or board or appointees, hindi tayo gagawa ng forum na mag-i-endorse ng isang national party or personalities na hindi nagsusuporta sa ating organization. Pero hindi naman agad dating bigyan agad ng hatol, kundi i-invite natin, dadaan natin sa ano, sa ethics committee. At ang ethics committee ay mag-report naman sa board kung anong nangyari doon sa investigation na, para something ganon. So I just want these things na ilagay ito. Kung meron kayong ma-add up, i-add nyo, dahil ito yung mga safety measures natin na hindi tayo mapasukan ng mga anay ng ating gobyerno.